po. Katatapos ko lang ng... Ayan, katatapos ko lang magplansya at tapos na ang aking gawaing bahay. Ngayon, naghahanda kami ni Ina. Katinakulo ko. Naghahanda kami ni Ina kasi nandito na sa listahan yung mga matatandang homeless lola at lolo na natin na pupuntahan natin. Yung mga nakikita kong pulubes sa matumbay yung ano, kabayo. Yung mga nakikita ko matatanda na pulubi doon sa may harap ng simbahan. Nung nagbabasura pa lang kami, nandun na sila, nauna pa nga sila sa amin, oh, doon sa, nauna pa sila doon sa place na yun. Tapos, dahil ano, ano yung tanong mo sa akin kanina? Ano yung tanong mo sa akin kanina, nak? Bakit? Tayo mag-uwi. Kasi tatakbo ako sa sunod na eleksyon. Tatakbo ako mayor. Ayan, hindi. Ah, ito. Kasi para yung blessing ni God, share natin sa iba. Kagaya nung, di ba, nung baby ka pa, wala tayong makain. Namumulta ng basura. Nag-gets mo, anak? Naintindihan mo ba ako? Kala ko, nahihirapan kang intindihan ako. Ayun. Di ba, mahirap pang nagugutom ka. Tapos lagi ka nagpipray. Sila din, nagpipray din sila na may magbigay sa kanila. Kaya, ayan, try natin na magbigay ng kahit tinapay at saka tubig sa ngayon. Ayan, si Lord na magpo-provide sa atin. Yung assignment ko, naisulat ko na matanda sa waiting shed. Gabi ko ito nakikita pag umuwi na tayo. Tapos ito, unahin natin ito ngayon. Didiretso tayo ngayon dito. Tapos yung couples na mag-asawa na matanda, na namamasura, nadadaanan ko to pag hinahatid ko si Ina at saka papasok ko sa trabaho. Tapos, pangatlo, yung matanda na pulubi na pagkatapos na mamalimos, sa ano rin to, sa harap din to ng Antipolo. Bumibili siya ng gamot. Nakikita ko talaga na bumibili ito ng gamot sa butika pagkatapos na mamalimos. Tapos yung matandang babae sa harap ng City Hall. Kaya minsan nagtataka ako kasi ang daming matatanda doon, homeless na matatanda, nasa tapat lang ng City Hall ng Antipolo. Kung tutuusin, tapat din yun ng DSWD. Kung tutuusin, maraming pwedeng tumulong sa kanila. Pero hindi ko alam. Tapos yung pinakalas na challenge natin kay God is yung rugby area. Yun yung mga rugby boy and girls, bakla tomboy na area ng bayan ng mga rugby, ano, mga rugby person. Ano magkatawa? Mga rugby person. Tatry natin tong i-reach out. Ayun. Ang pinakaano natin dito, main goal natin is i-share si God at ipag-pray sila. Kasabay natin mag-pray sila. Ayan. Sakit na likod ko, anak. Dali, anak. Sabi. Ayan. Kaya, mamaya update ko kayo, mga katots, mga katambay, na sa gagawin namin ni Ina mamaya. Sana hindi kami gabi. Ayan. Dalian mo. Ayan, medyo madilim na. Kaka-out lang namin ni Ina pot sa trabaho. Medyo masakit ang likod ko at naputla ako. Ano ba ito? Ka-against nila? Kaya magbibigay sa mga lola. Ha? Hindi tayo magbibigay sa mga lola? Hindi. May dadalawin lang tayong matanda. Matanda? Oo. Na hopefully gising at nasa at good mood yung matanda. Good mood. Kaplanan labi ko. Isa lang pupunta natin. Mm-mm. Kaya pala isa lang. Yan. Lola ba siya? Lolo? Lolo nga, siyempre, lalaki, lolo. Lulay. Lulay. Lola yan. Ayan, ang concern ko kasi, yung mga homeless lolo. Na lola at lolo, wala na silang, kumbaga matanda na sila, tapos yung hiniga nila isimento pa, lupa, sahig.
wala silang ano comfort. Iniisip ko yung nasaan yung mga anak nila. Ha, wait lang, wait lang. Ayan. Wait lang. Ayan, hindi naman kayo ni-echos. Papalabas pa lang kami ng gate. Medyo madilim na. Lagyan natin ng liwanag. Ganun pa rin. Patayin natin ang liwanag. Tanggalan natin ang liwanag. Ayan, papalabas na kami ni Ina Pots ng gate. At ito po ang aking anak na wawubog ng ganda. Ayan. Medyo magalaw. Lamang po dahil naglalakad ako. Ayan. At ito sa gilid ko ang church. Dalian mo Ina, malapit ng mga gabi ng lagim. Ha? Ha? Tuwang-tuwa ka. Aray! Malapit ng maggabi ng lagim. Malapit na matapos yung ano. Alam mo yung pag ano, pag nagbo-vlog ka tapos may nakasalubong ka, tapos umi ano, ikaw iniiwasan mo rin silang iniiwasan mo rin sa maagip ng camera kasi iniisip mo rin yung privacy nila, tapos sila din iniiwasan din yung iniiwasan ka din. Tapos sa kakaiwas nyo, lalo tuloy kayong nagkasalubong. Wait lang, wait lang. Dali na! Pinis! Saglit, 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 saglit! Aray! Ayan, para maganda ang hawak ng camera. Ayan, dumidilim na. Ayan, si Kuya. Si Kuya guard. Sa gitna na siya ng highway, nag-guard. Guard. Ayan, naghahanap po kami ng tricycle. Meet! Na pwede naming sakyan. Tricycle. Nakakatakot lang mag-vlog sa daan. At baka biglang mahabot ng cellphone nating bumurahin. At mapamura tayo. Mamura tayo ng magnanakaw ng cellphone. Ayan, sakay na tayo. Ano ba ina? Ang gulo-gulo mo. Naiinom na sila. Pero sa dilong mo. May inom ka ba? Oo. Parang wala naman. Inom. Ayan na. Mag-aabang kami ng sasakyan. Tawid tayo sa kabila. Sa kanan ay may lobo anak. Ay, dalian niyo po. Ha? Ay, may lobo. May happy birthday. Tawid tayo. Doon kami sa kabila. Sa dali! Anyo! Utang na loob! Sa kapila kami sasakay! Dali! 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 Hintayin natin anak! Dali! Doon tayo. Ayan na, dali na. Nag-ipoy na pala yung si Kuya kanina. Hindi tayo sumakay. Aray po, kamote ka. Hindi po. Ay, na lang. Kasi ano eh, para tipid tayo. Na lang. Ayaw nila. Napagun ka sa loob. Para ano, po. Kasi kailangan natin ng ano. Kalanganin dito eh. Dito nga. Dito, baby. Hindi po. Ina. Higit na dito yung sasabing white van. Higit na pinatayo, ina. Uy, kanta-kanta ka ba dyan?
Guys, bali, gaya nga sabi ko, pansin nyo ba, mabilis dumilim. Parang 6 ano pa rin yata ngayon. Bali, dito ko hinahanap ko yung matanda. Matandang lalaki. Si Lolo. Hindi ko siya kilala, pero madalas kong makita na naglalatag siya ng karton. Sa lamig ng panahon ngayon, kahit nga nakajakit ako, giniginawa ko. Tapos, bata-bata pa ako. Ano pa kaya yung matanda na homeless na nasa kalsada lang natutulog? Walang kumot, walang sakit sa paa, walang medyas, walang sapatos. Parang ikaw ang lumagay sa lugar niya. Kung kakayanin mo ba? Tsaka, yun nga, curious ako kung nasaan yung kamag-anak ni tatay. Bakit kailangan mag-tee siya sa bangketa matulog sa harap ng school. Ayokong buksan yung ilaw kasi para hindi pansin yung cellphone. Sana makausap natin yung matanda. Ayos. Kasi na experience ko before, meron akong matanda din na inabutan ng pagkain. Siguro bad mood siya. Binato niya sa akin yung pagkain pabalik. And yun, napahiya ako sa mga tao sa palengke. Ina, gabi na tayo, Ina. Dalian mo, Ina. Ina, may butas ha. Ina, may butas! Malapit na tayo. Sakit na ng paa ko. Pagod na yung paa ko. First time kong lalapitan ko si tatay. Makakausap si tatay. Kaya lang mukhang tulog. And sana, nasa ano siya eh, harap ng school ng Ina, may aso. May private school. Sana magbukas to ng pinto. Again, sana magbukas ito ng pinto para sa matatanda. Na homeless na matatanda na mano nila. Sagipin nila. Ay, wait lang. Ayun si tatay. Taka lang, tawid tayo. Magbukas ito ng door. Wait lang, nandito tayo sa Sumbulong. Huwag magulo, huwag magulo. Sumbulong Memorial High School. Ayan. Kaya lang natutunod si nanay. Mahirap istorbohin. Battery pag nilapitan natin. Ang akin lang, dinidare ko ang bawat isa sa atin, kapwa Pinoy na. Kaya mahirap ka. Walang dahilan para hindi ka tumulong sa kapwa mo at magmalasakit sa kapwa. Wait lang anak, na ano kung ano yun si tatay, napit. Kasi may plastic eh. Ayun, may plastic tsaka mineral water. Sana ni tatay. Ito yung school. Subukan natin. Sana hindi may ulo ni tatay. Ayun na naman ako. Ayan. Siguro ano, dahil talag si tatay, ano, bigay na lang, iwan na lang natin yung bread, saka yung water, tapos pag-play na lang natin ngayon sa Lord, ano, Father God, in Jesus' name, Lord God. Tulungan niyo po si tatay sa lahat ng pangangailangan niya, bigyan niyo po siya ng kalakasan, and
Pangasal man po yung pamilya niya, Panginoon. Katagpuan niyo po sila, Panginoon. At bigyan niyo po ng tahanan si tatay at ang ibang matatanda, Panginoon, na walang tahanan. Ito ang humingi ko sa ngayon dito. So, ano mga problema at pinagdadaanan ni tatay, Panginoon, at ang matatanda, na homeless sa matatanda, Lord at Lolo, Panginoon, tulungan niyo po sila. Keep safe and protection, Panginoon. Hindi po. I declare Panginoon, protection, Panginoon. Sa mga homeless na people, Panginoon, lalo-lalo. Thank you.